magtiwala sa Diyos sa kanya inagagawin pasanin namin. Ngayon dinaranas siya ang kublihang may dulot na lunas. Ayan, sino ba dito yung pinagaling ng Lord? Yung mayroon ang nagkasakit tapos pinagaling ng Lord? Yung himala ng Lord sa buhay nyo? Sino ang nakaranas ng himala ng Lord sa buhay niya? Amen! Ayan, oy. Sige, punta na dito sa unahan. Yung gusto magpasalamat. Ayan, sige pa lang po kanya ng Lord sa buhay ni Kate. Para po sa buhay kalaka sa buhay. Tapos po yung pagpapasalamat ko po is sa school po. Nandun ako sa school po na napapunta na ako sa Lord kasi ano, binibigyan niya ako ng knowledge and wisdom. Ano, nagagamit ko po yung words of God sa school. Kasi po sa mga module, meron po kasi doon mga Bible verse. Ano, doon po kasi yung parang sa ano, may nilalagyan doon na yung mga reflection ganun. Kumbaga sa kanila, parang po kami pagkakaintindi. Nandun na ano na, na syempre, sa atin ano, nandun na, na iba yung ano yung inano sa atin na Lord na reflection doon ano. Hindi yung makakaulang, ano, tsaka po yung face to face, ano, yung nagagamit ko po yung ito nga yung hindi na ako nahiya sa unahan, doon po sa school na, na hindi na ako nahiya sumagot, ano, kasi po, ayun, na ano, nagagamit ko na yung aking natatagal na kas. Yung na eh, English beginning. Yun, ano, nandun po na yung English po kasi. Yung sa English po kasi, ano, syempre, di na po ako yung sobrang ano talaga sa English. Pero nandun na lang na, nasasagot ako, humingi ako ng college yung wisdom sa Lord. Nandun na nakasagot ako. Tapos po yung sinagot ko dun, ano, words of God, nandun na nag-test nila. Ano, tsaka po yun, nagagamit ko din yung, ano, yung knowledge and wisdom sa pag-share sa mga kaklase ko. Ano na, may nadadala na po ako, yun. Yun, ito po ako lang. Tsaka, ano po. Tsaka po sa, ano, sa, alam niyo naman po, sa EST, pakalamin ng buhay, yun. Yung mga ay, yung, basta may sinasagot doon. Nandun natin na, na nag-ano ko din ang mga Bible verse, ano. Yung ano yun nga po, yung naglalagay ako ng mga Bible verse ko, nandun na, na, na ano yung mga teacher ko na nag-bless po sila. Ano yun lang po, tuloy-tuloy. Yeah, ganda ka po sa ating lahat, ano ah. Wala ko na, pinapasalamin ko talaga ang Lord sa buhay at talaga sa lahat. Sa unang paggawin niya, ano, talagang po. Tsaka po, ano ah, sobrang pinapasalamin ko talaga ang Lord sa nangyari mo sa akin. Ano, bukod sa nangyari sa YouTube, sa iba rin na nangyari na sobrang pasalamat sa Lord sa pag-upgrade talaga na ginagawa niya sa akin. Ano. Kasi, meron kasi ano, meron kasing gift talaga ang halos lahat ng J1 people. Na nung siya ganun dati, hindi ko pa alam kung paano gawin. Gusto kong gawin din yun. Kaso nga lang, gusto kong parang gawin sa tamang paraan. Pero as many accounts ko na tamang paraan, ang tamang paraan hindi pa talaga dapat ay yung hinihintayin yung tamang timing ng Lord. At talaga yung pag-tumala sa kanya, I trust in you talaga, completely wholehearted. So, nung ginawa ko yun, talaga, as in, yung aking concept na perfect timing, ay inalis ko na, ginawa ko na lang si Lord yung sabi. Si Lord na gumawa ng paraan. Woo! Salamat sa Lord. Nagawa at nangyari na yung division. Gusto ko, salamat ko sa Lord na pinapray talaga niya. At talagang pinapaan na rin sa akong Lord na kapag talagang gawa ay ng Lord, at talagang para sa Lord mo talaga gagawin yung mga bagay, huwag mong iisip pa na imposible. Pagka tiwala mo sa Lord at gagawin niya ng Lord 100% possible, ayan, totoo talaga yun ano, pag ikaw ay nasa Lord, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Tama ba? Ito mo ko, palakpakan po natin ang Lord, kahit sa mga nalangin. Yes, Lord, iba pa rin natin maraming salamat, Panginoon, sa mga kabataan na din na buong panyapak, Panginoon, patuligay God, na maraming salamat sa mga himala na pinaranas mo sa bawat isa, yung mga bagay, Lord God, na akala namin, hindi namin kaya, Panginoon, sa wakas, Lord God, ay nagawa namin, Panginoon, dahil sa tulong mo, Panginoon, Lord. Maraming po salamat, Panginoon, sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa mga himala, Panginoon, na, Lord, hindi ka pa rin paniwala sa buhay namin, Panginoon, Lord, isang pa,
na sa mga kabataan narito, Panginoon, tulungan mo po sila, Panginoon, na itaas ka sa kanilang mga buhay. Alam mo, Panginoon, yung mga pag-aalindangan nila, Lord God, sa pagtayunin sa unahan, patuloy, Panginoon, ay simo po sa pangalan ni Jesus, kundi, Lord, bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas, Lord God, upang matayuan, Panginoon, yung mga nais mo ipagawa sa kanila, Panginoon, Lord God. Maraming po salamat, patuloy, Panginoon, sa iyong pinagkakatiwala lahat ng kabataan narito, Panginoon, patuloy, Lord God, gamitin mo sila sa kalooban mo lamang, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, maratak po lamang, Panginoon, Lord, in Jesus' name, amen. Majesty, why do you pursue me when I've done you no harm? I could have killed you. Your life was mine to take. Why didn't you take it then? The Lord never knows the harm you have done to me. But only evil doers do evil deeds, so my hand will not touch you. God will reward you, and you will be king. You are my king. And when you have my crown, will you not kill my descendants, bury my name? I will not. No! I swear. Come. We'll go home together. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering the sight of the blind, to set at liberty to those who are oppressed, obtain the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. Amen. Pumati nga kayo sa inyong kalibatan na may sabihin na sa mga kalibatan. Isang mga kapalang para sa mga kapalang. Alam nyo, yung araw na ito, kunay na pinagpala yung araw na ito. Alam nyo, yung ating pag-aaralan ngayong hapon ito ay napakahalaga sa buhay ng mga mananang kasalanan. Nung ginagawa ko yung lesson kunin last Wednesday pa ito. Pero inatake ako nung sakit sa sumakit yung bako dito sa may side na to, yung dalawang side. At hanggang kanina, habang nag-preach and worship, hindi ako makatayo. Dahil talagang sobrang sakit ng aking mukha. Pero alam nyo, pagkilala natin ang ating Panginoon ang pinagkiling mukha. Ang sabi nga, hindi natin siya makikipa kahit anong mga hindi natin ipagpapalit ang Panginoon sa kahit na anong bagay na minsan pa
ay nagtitinghan lang sa ating paglapit sa Panginoon. Kaya ngayong hapon ito, napakaganda ng mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang title ng ating pag-aaralan ay Wait Patiently for the Lord. Alam niyo, ang pinagbasihan ko noong teksto natin ay galing sa English translation ng Bible, yung New Living Translation. Alam niyo kung bakit hindi ko kinuha yung sa Tagalog? Kasi mayroong tatlong salita na mag-aaralan natin ngayong hapong ito. At nakatitiyak ako na kung ito ay inyong papakatandaan sa inyong bawat araw, makakatulong na malaki para kayo patuloy na makakatulong. Nasabi ko sa ating teksto, Pastor, pakialo po. Okay. Ito yung sa Tagalog niya, no? Sa magandang balita. Sabi dito, Awit 27:14, nasabi dito, kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manginawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Pero, ang ibibigay ko sa inyong translation ay yung nasa New Living Translation. Kasi may magandang mensahe ng Panginoon tungkol sa bawat isa. Ang sabi dito sa NLT version, ang sabi niya, wait patiently for the Lord. Ito, be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Pakahanapin ang Panginoon, pakahanapin ka. Alam niyo, doon sa teksto natin ngayong hapon ito, mayroong tatlong salita doon na masasabi natin a good living virtue ng isang mananampalataya. Ano pa ang ibig sabihin ng virtue? A virtue is a behavioral na katangian ng isang tao na nakaset sa isang mataas na panunungan. High moral standard. So yun ang ibig sabihin ng virtue. Kaya kung meron tayong virtue, buhay natin, ito ay isang napakalaking bagay na hindi po pwedeng mapantayan sa atin ang ating kapwa. Sabi dito, ano yung tatlong virtue na nakapaloob sa teksto na binasa natin sa New Living Translation. Ang sabi niya, wait patiently, be brave, and courageous. So yung tatlo yun, yun ang ating pag-aaralan ngayong hapon ito. Patience, bravery, and courageous. Yung patience, pamilyar tayo doon. Eh baka mamaya naman, siyempre, may magtatanong sa atin. Kaya mas magpit ko ba yung bravery at yung courageous ay magka-awareness. Ang bravery is an act as a virtue of a person na bigla silang nagre-react sa isang pangyayari para ano, matugunan kung ano yung dapat niyang gawin without fear. Yun ang bravery. Ibig sabihin, katapangan. Courage, on the other hand, is ganun din, nagre-react din siya sa isang pangyayari although may konting takot. Kaya nga, pag sinabi natin courage, ibig sabihin, itaas na. Iba yung matapang, iba yung may lakas ng loob. Kasi pag matapang, kumbaga sa isang sundalo,
Regardless kung ilan yung kalaban niya, regardless kung ano yung sitwasyon na kinakaharap niya, magre-react at magre-react siya. Either ididepensa niya yung kanyang position o yung kanyang area of responsibility or mag-o-offensive siya against to sa kanyang possible enemy. Pero yung courage naman ay although si ay sundalo, may mga pagkakataon na siya ay may konting hesitation. So ano humihira sa kanya? Lakas ng loob. So, aminyan na kayo ngayon sa tungkol sa dalawang salita. Kung ano yung difference ng bravery at courage. Okay. Ngayon, alam niyo ba yung ating teksto na ito? Yung Awit 27:14. Alam niyo ba yan kung kailan yan sinulat ni Aring David? Any idea? Sino merong ano? Sino may in? May premium mamaya pag nasagot. Yung Awit 27 ay sinulat ni Aring David noong panahon na siya ay pinaghahanap at tinutukis ni King Saul. Alam ni King Saul na si David ang susunod sa kanyang yun ay nasa 1 Sam 24 at saka 1 Samuel 24 at 1 Samuel 26. Dalawang pagkakataon na ipinigay kay Haring David para tapusin si King Saul. Dito umiikot yung ating pinag-aaralan ngayong hapon. Bakit? Wait patiently. Sapagkat kung si Haring David ay hindi naging matyaga sa pakihintay sa kanyang panahon na siya ay maghahari na marahil hindi niya tinabasa yung mga biyaya at provision na ginagkaloob sa kanya ng Panginoon. Bakit? Kung babasahin natin mabuti yung sa 1 Samuel 24, verse 4 or 4 to 7 at saka dun sa 1 Samuel 26, verse 7 to 1. Dalawang beses, dalawang pagkakataon na ipinagkaloob sa kanya para tapusin na sana si King Saul. Pero anong sinabi ni David? Huwag mong pagbubuhatan ng kamay ang pinili ni Yahweh, ang pinahiran ni Yahweh ng langis. At ano yung sinabi niya doon sa pangalawang pagkakataon na pwede na niyang patayin si King Saul? Ang sabi niya, hindi ko magagawang pagbuhatan ng kamay ang aking pinili ni Yahweh. Maaaring mamatay siya sa digmaan o sa pamasakit. Subalit hindi ko siya pagbuhatan ng kamay. So ibig sabihin, nandun yung virtue kay King David na matyaga niyang hihintayin yung panahon na itinakda ni Yahweh para siya ay maging hari ng Israel. Sa ating buhay, bilang mga mananampalataya, especially sa buhay ng mga kabataan na nalilito, maaaring ilan sa inyo dumaranas ng mga mabibigat na pagsubok na minsan bago yung inyong pasensya, yung pagtsatsaga nyo ay nauubos na. Totoo, hindi. Normal yun. Alam nyo kung bakit? Kasi nasa stage pa kayo na yung responsibilidad ay hindi nyo pa kailangan abutin. Kaya masasabi natin, naku, ay pag ako'y nagkaroon ng mga pagsubok na magkakasunod, maraming hindi ko kakailangan yan.
Pero malinaw yung sinasabi sa atin dito ng ating teksto. Sa first, sa chapter na ito, sinasabi sa atin, meron tayong tatlong virtue na dapat i-maintain sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So, ano yung unang virtue? Ang ating unang virtue ay patience. Sabi dito sa talata natin, as we patiently wait for the Lord, we grow stronger in our faith. We stretch our faith muscle. Ibig sabihin, kapag tayo ay matyagang naghihintay sa ipinangako ng ating Panginoon, alam niyo ba kung ano ang in-exercise ninyo sa inyong mga sarili? Yung pananampalataya ninyo, pinapalakas ninyo kasi ini-stretch niyo pa yung ano. Halimbawa, sinabi niyo na gusto ko, Lord, kung halimbawa kayo ay nag-request sa magulang niyo, Nay, pwede ba next month palitan niyo yung cellphone ko kasi hindi ko magamit sa online password. Eh, sige na, subukan natin sa ano ha? Subukan natin next month. May budget na tayo. May pa siyang isang buwan, wala ka pang naririnig sa nanay mo. Sabi, iniisip mo tuloy, aba, wala pang pera si nanay, wala pang pera si nanay. So, pinabayaan mo, pinalipas mo pa yung pangalawang buwan. Then, dumating yung pangatlong buwan. Kunyari ko eh, Nay, ano po bang pwede tulong sa'yo? Ano po bang pwede po pang gawin dito sa parang? Kung ngayon, may walang matibay na pananalig o pagtitiwala. Okay, pananalig sa Panginoon. Pagtitiwala, patap. Kung wala kayong matibay na pagtitiwala dun sa magulang mo, sigurado ako, kung yung sahig ng bahay nyo ay kahit malamang nag-crack na yun. Bakit? Kasi gumagal mo pa. Nanay! Ano ba? Saan ba yung mami kong hihingi sa'yo? Nagmamakul na, nagsasara na ng pinto ng kwarto at ayaw nang makausay. Pag tayo ay merong pagtiyaga, patience, meron tayong matibay na pananalig sa Panginoon na pag tayo ay may hiningi sa Kanya at alam natin na ibibigay din niya yun kaya lang dun sa Kanyang appointed. Tandaan nyo, lagi kong inuulit-ulit sa inyo ang Lord sumasagot ng dalawa. Yes, and wait. Lagi ko yung inuulit-ulit sa inyo. Bakit? Kailan ba ng Lord, pag alam niya na ikaw ay may relasyon sa Kanya, yun nga, maganda rito eh. Ito nga yung pinag-aaralan ngayon, ang film ng ating pinag-aaralan ngayong week, ngayong month na to, ay ano, amazing. Kung meron tayong amazing relationship sa Panginoon, alam natin ng Lord, hindi magdadamot sa atin. Kaya lang, palagi ko sinasabi, pag sinabi mo kay Lord, Lord, gusto ko naman bagong laptop o kaya bagong tablet para maayos ako sa online ko. Immediately ang sagot ni Lord, yes, anak, ibigay ko yan sa'yo. Pero ang kasunod, kasi ang Panginoon, hindi basta-basta magbibigay sa iyo ng isang bagay, especially kung hindi makakabuti at hindi makakabibigay na purihan sa kanyang mga bagay. Kaya napakalaga, hindi ang isang palataya na roon yung ating mahabang asensya.
son. Gano'ng marapat. Hanggang dito po ba? Hindi pa. Hanggang dito po ba? Hindi pa. Hanggang dito po ba? Hindi pa. Hanggang dito po ba sa may buong dosano? Alam niyo ba, pag ang isang tao ay buong tiyaga na naghihintay, siya ay tumatanggap na lang ng biyaya. Paano po yun? Eh, hindi ko pa nga na-revisit yung hinihingi ko, may biyaya na ako. Meron. Ano ang biyayang tinatanggap mo? Nagiging pasensyoso ka. Hindi ka mainipin. Hindi ka kapagmakon. Pag ikaw ay isang mananampalataya na mahaba ang pasensya, sasabihin naman sa iyo ni Lord, dadagdag ako pa ito, kahit naman ito. Pero, andalo, the more na tayo ay naghihintay ng buong tiyaga sa Panginoon, habang ginagawa natin yung parte natin, habang hindi pa niya sinasagot, ibinibigay yung ating hinihingi, nagkakaroon tayo ng ano? Matinding motivation. Aba, teka muna. Baka kaya hindi pa sinasagot ni Lord yung aking ano, yung aking prayers. Baka hindi pa ibinibigay. Meron pa akong hindi ginagawa pa sa kanya. Anong pakinabang? Constant reminder. Lord, hindi ko pa nakakapag-devotion every morning. Hindi consistent yung devotion mo. Nag-devotion pa kayo. Isang buwan na. Ay, sagot si Lord. Baka naman, may pinapagawa nga pala yung leader ko. SGP or pastor, ano? Ano po ba yung pinapagawa mo sa akin eh? Hindi ko pa natutupan pa. Ay, ito, ganito. Okay. Ginawa mo na. Kumans na. Wala pa rin sagot si Lord. Nakala. Kundi pa. Another 2 months. Iinabot ka ng 6 na buwan. Lord, nakakalala mo. Parang nag-iinig na ako. Parang nagsasakuan na ako. Parang wala yata ang kasagutan. Hindi bigla kang i-redeemay niyo, Lord. Nakapagdus. Ilang araw meron sa isang taon? 65 days po, Lord. O, nakakailang araw ka na. Lord, hindi ko na makuwenta eh. Pag hindi mo na makuwenta, huwag ka munang maghintay sa akin. At ito naman. Pag buong pa rin natin na pinaghihintay, hinihintay yung kasagutan ni Lord sa prayers natin, ito ang tanda nyo. The moment na ibigay naman ni Lord yung hinihingi nyo, sinasabi ko sa inyo, higit pa doon sa hinihintay nyo. Eh, tinignan ni Lord yung inyong pamamaraan ng paghihintay sa kanya eh. Hindi kayo nainip, hindi kayo nagmaktol, hindi kayo nagsawa. Of course, si Lord, hindi siya papayag na hindi kayo bigyan ng kasiyahan dun sa ibibigay niya sa inyo. Kaya napakahalaga na yung ating pagtiyaga, yung ating pasensya ay mahaba. Hindi kaya ng 2 tipa, dagdagan mo pa, gawin mo 3 tipa. Pag hindi makayag, gawin mo 4. Pag hindi mo makayag, tawagin mo na yung kapitbahay mo sa akin mo. Hindi ko na kaya ng 2 tipa. Halika, tulungan niyo ako para makapa-apa yung pasensya ko. Alam mo niyo. Virtue of a patient person. Yun ang number 1. Number 2. Bravery. Ito yung pangalawang virtue
Right. Eh, Pastor, anong katapangan ang meron doon sa preacher na yun? Nang paghihintay, doon sa paghihintay sa Panginoon, maraming bagay kayong napapagtagumpayan kapag kayo ay naghihintay sa Panginoon. Anong preacher na meron tayo? Sa kabila ng mga pagsubok na kakaharapin ninyo habang hinihintay ninyo yung panalangin o hinihingi nyo sa Panginoon, lalakas, tatapang ang inyong kalooban na humakbang pa rin patungo sa Panginoon despite na napakahirap na paghihintay sa Panginoon. Yan yung time na ang aaway kung tuwa na kayo ay pagdududahin. Asya, nakapit ko pa naman doon sa inyong kwarto. Hihintay mo yung kasagutan ni Lord doon sa iniingi mo sa kanya. Tutuwiting ka nung alam niyo ba, yung demonyo, minsan hindi yan. Yung spiritual na demonyo talaga ang kumuhin sa inyo. Ang masakit pa niyan, tao mismo na ginagamit ng demonyo para kayo ay kasarin. Alam niyo kung paano? Pumasok si kapatid mo. Sabi sa'yo, Kuya, di ba nangingi ka doon kay Lord ng ano? Ng bagong cellphone? Ano ba? Ha? Ikaw, ang tagal mo nang nangihingi sa kanya, hindi ko pa niya binibigyan. Ako hindi nangihingi sa kanya, naka-cellphone ako. Di ba? Oo, hindi. Bigla ko ganyan mapapaisip. Bah, ito nga. Ito, hindi naman nangihingi ito. Hindi kay Lord eh. Tapos ako ay hindi pa sinasagot hanggang ngayon. Subalit kung kailangan natin ng Panginoon, buong tapang nating ipagtatanggol ang Panginoon at sasabihin natin, Hoy, kaning, lumiliw na yung katanda. Harapan mo. Baka hindi mo alam si Lord ano na nang maganda yung ibigay sa akin. Inaasarwa ko, sasabihin mo, naong ka pang bigyan. At yung Panginoon ko, pinipigyan hanggang ngayon. Nasabi ko sa iyo, pag ibinigay ni Lord, yung hinihingi ko sa kanya, yung pag-aari mo, pati yan, makikita. Yung ang binibisyo ng matyagang maghihintay sa Panginoon. Lumalakas, tumatapang ang ating, tumatapang tayo, kilala na kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kilala niyo sa Biblia kung sino yung buong katapangan na ano, na nanindigan para sa Panginoon. Na hindi nila ipinagpalit ang Panginoon. Alam niyo kung sino? Yung tatlong kabataang Hudyo. Si Mesak, Sadrak at Abednego. Alam nila, ang Panginoon ay may pangako sa kanila. Pero, sinubukan sila. Sa paanungan, may nagutok sa ari para sabihin, kinakailangan na ate sumamba sa ripulto may pinagawa ng ano. Pag hindi, ilalagay sa nagpapapukod. Sa buong, ganyan. Pero, yung conviction pa ng tanong kabataan ay napakitan? Hindi. Yun ang totoong meaning ng bravery. Sabi ng tatlong kabataan, hindi po kami maaaring sumamba sa repultong inyong ipinagawa. Kami po'y ililigtas ng aming Panginoon. Pero ito ang pinakamasin ko. Subalit kung hindi man kami
iligtas ng Panginoon sa nagbabagang pukon, hindi pa rin po kami sasama. Wow! Isang natatawing katapangan ng mali ng palataya. Hindi kayang ipagpalit ang Panginoon sa kahit na ano. Nawa, yung ganong virtue bilang isang mananampalataya ay nasa atin. Especially sa inyong mga kabataan na hindi nyo i-compromise ang bagay-bagay na nauukol sa Panginoon. Regardless kung anong pangyayari, ang gagawin nyo pa rin, titindi kayo para sa Panginoon ng buong katapangan. At nakakatiyak naman ako. Pag tinindigan ninyo ang Panginoon, kasi huwag sabihin na kayo sasuffer, kasi huwag kayo ay paparusahan, kasi huwag kukunin lang sarilin yung buhay. Pero pag ang tinindigan ninyo ay mismo ang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, yung dapat kinukunin sa inyo, hindi niya itibigay sa iba, kundi pananatalihin niya para sa inyo, para mabigyan ka kuya yung pagyayang sa pagkakilang mga. Sa panahon ngayon, talagang napakabigat bilang mga kabataan mananampalataya na tumindig para sa Panginoon. I'm sure, merong ilan sa inyo, kinukutya-kutya, hindi mawawala yan. Kasi tandaan ninyo, ang bilang nating mga mananampalataya ay hindi pa ganun karami ng unbelievers. Tayo pa rin yung minority. Subalit hindi yung bilang ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng ating Panginoon sa atin ay kung paano tayo tatayo para sa Kanya. Kaya, maliit o malaking bagay man, pag tayo napaharap sa isang mabigat na pagsubo at nananatili tayong matibay para sa Kanya, buong tapang natin na aarapin anuman yung ating suliranin, anuman yung problema natin sa pang-araw-araw, buong tapang natin aarapin para sa Panginoon, I'm sure ang Lord na angigit. Parang ang sarap na pakinggan pag sinabi ng Lord sa atin, well done, faithful and faithful. Ibig sabihin, kahit anong hirap na ating nilakaarap, pero ang buong tapong tayo na tumitindig para sa Panginoon, ipaparanas naman niya sa atin yung kanyang grabe na biyayang pagpapatay na inihanda para sa atin. Kasi ang Lord, hindi siya papayag na tayo ay walang maranas ng buhay na ganap at kasi-kasiya bilang walang ibang sa atin. That's the second one. Pangatlo, at tulad ng sinabi sa inyo kanina, bravery is an act of a trait of a person na suddenly react siya sa isang pangyayari considering kung ano ba yung parang naturalesa na niyo. Pero yung courage, nagre-response pa rin siya sa isang pangyayari. Subalit, may halong kaunting takot. Kaya ang tawag, lakas ng loob. Alam niyo ba kung saan perfectong inihalimbawa yung salitang courage? Yan ay nandun sa aklat ng Biuro Moses. Yan ay yung panahon na wala na si Moises at ang
maging applicable sa mga Israelita yung salitang marriage. Kasi pinanghihinaan sila ng loob. Nawawala yung kumpiyansa nila sa kanilang sarili kasi akala nila yung bagong mabubuno sa kanila na si Joshua ay wala yung kalidad na katulad ni Moises. Meron na kaagad silang pag-aalinlangan. Subalit, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Pastor, ano nga yung Deuteronomy 31:6? Ayun, masahin natin. Sabi dito, magkapatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni papabayaan. Napakatibay na pangako ng Panginoon. Akala kasi ng mga Israelita, porque wala na si Moises, hindi magagampanan ni Joshua yung tungkulin na ipinagkatiwala ng Panginoon bilang leader. Kaya nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa buhay ng mga Israelita. Pero pinawi ng Panginoong Yahweh yung mga bagay na yun. Kaya sinabihan ng mga Israelita na magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Take courage, ang sabi niya. Kasi akala nila, pagpunta nila doon sa loob ng pangako, hindi nila kakayanin yung mga ipulae na kanilang kakaharapin doon. Nagkakaroon na agad sila ng pag-aalinlangan ng takot, mamba. Subalit, ang Panginoon kailanman hindi nagpabaya sa kanyang mga hiniram. Tanda natin, palagi natin mapabasa sa aklat ng mga awit, ang sabi sa aklat ng mga ayat ng mga awit, ang sabi doon ng Panginoon ng awit, Israel, kayo ay pinili ko at hindi sinabaya. Kayo ay kinuha ko sa malayong lugar at tungkulin ko na kayo ay samahan at alagaan. Kaya kung tayo namumuhay bilang Kristiyano, may matibay na pananalig at pananampalataya sa Panginoon, alam natin sa bawat pagsubok na ating kakaharapin sa ating mga buhay, meron tayong masasalo. Matibay ang pangako ng Panginoon. Hindi magpapago. Hindi mawawala ng lisa. Hindi mawawala ng kapulay. Ang kailangan lang ay ano? Manatili tayo na palaging nakatunghay mo sa kanya. No matter how we will not be selfless. Hindi nyo pa nararanasan na may problema kayo ngayong araw na to, hindi nyo pa nasusunusyonan, may paparating na namang problema sa pandang ako. Paano natin kakaroon kung wala tayong sinasasalang ako? Nasabi ko din sa inyo, mas nakakatanda sa inyo, maraming nagkakaanan sa aming mga pang-araw-araw na buhay bilang mag-asawa, bilang may anak buhay, bilang magulang.
May mga pagkakataon sa isang araw na kailangan namin harapin ay ano, tatlong sumpirahin. Tatlong sumpirahin. Minsan, matatagkatan pa pagkalipas ng ilang minuto o ilang oras. Pero merong isang bagay na itinuro ng Panginoon para matibay natin malakpasan kahit yung mga pagsunod pa yan sa isang araw. Ano? Subukan yung lumuhod. Subukan yung lumuhod ng ganyan. Handa nyo. Pagdating ng dilubyo, pagdating ng mga bagyo, at tayong nakatayo, hindi tayo ganyan, mabuhay. Madali tayong ipapagsak. Madali tayong datapak. Subalit, subukan nyo. Pagdating ng mga dilubyo, nakaluhod tayo. Kahit anong lakas ng hangin, kahit anong lakas ng tubig na tatama sa atin, kung tayo nakaluhod, matibay sa ating nakakabit. The same as kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok sa bawat araw ng ating buhay, isa lang ang solusyon. Matutuhin tayo. Matuto tayong laging nakaluhod sa Panginoon. May kasabihan nga, di ba? A single man could withstand 1,000 men. It is not me before God. Which is to know you. Mapapansin natin sa mga maraming character sa Bible kung sino pa yung mga Bible character na laging nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon, sila yung lumalabas sa mga tanda natin na sinasabi ng salita ng Diyos, ang nagpapakababa ay tinataas ng Panginoon, ang nagpapataas na. Same as kung tayo nakakaranas ng mga persecution, nakakaranas tayo ng mga pagsubok na tila ba hindi na natin kaya mag-withstand. Hindi na natin kaya harapin, isa lang. Learn to kneel before God. Napakasarap ng presensya sa Panginoon. Tayo nakakaroon sa Panginoon. An act of humility na tayo nagpapakumbaba, sinasabi natin, Lord, without you, I could not achieve. Napakasarap sabihin natin sa kanyang karapan, Lord, more of you and less of you. Kasi pag ganun ang attitude natin, ang Lord laging nakulitin sa atin. Kung paano ipinagtanggol, or sabihin na natin na kung paano ipinagmalaki ng Panginoong Yahweh si Job sa harapan ni Satanas. Nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Napakasarap na isa sa inyo ay pinagmamalaki ng Panginoon. Nakikita mo ba yung anak ko na sa inyo? Nakikita mo ba yung anak ko na sa inyo? Yan ay simple sumusunod sa aking mga usapin. At takot, no? Kung ganun ang attitude natin, ang Lord naman, once na siya ay na-bless doon sa ating attitude towards sa kanya, ang Panginoon naman, mas marami na mag-release ng blessing doon sa kanya. Maraming. Brief and precise na mensahe ngayong hapon na ito. Tatlong virtues na kailangan natin i-maintain ng ilang pamahalan ng palataya. Tsaka, tapangan, lakas ng loob. Patience, bravery, and courage.
isang araw, mararanasan natin yung mga pagsubok sa ating buhay at kakailanganan natin ng katuwiran. Napakahalaga. Yan ang gagamitin nating defense mechanism para tayo na lang. Tayo ay makakabang sa kawalan. Handa natin, paghakbang natin patunta sa Lord, palaging may obstruction. Palaging may entrance. Palaging may daan na makubang. May daan na magkabila ay pangin. Pero kung atin i-maintain sa ating buhay yung tatlong bagay na yun. Patience, bravery, and courage. At nung hirap ng daan, ahapang at ahapang tayo, makakarating tayo sa harapan ng Panginoon. Paano? Patience. Alam natin yung papunta sa Lord. Ang dadaanan natin napakaliit na kali, bako-bako. Magkabila ay, dito sa kabila, bangin. Sa kabila ay, ano, tubig na may, sabihin natin may mga mapapangis na may mapapating or something. Ang dadaanan natin ay napakaipot na daan. At kailangan natin yung patience. Kailangan natin yun para sa bawat paghakbang natin, papalapit sa Panginoon, hindi tayo magmamadali. Pahakbang tayo, ay isa-isa, titingnan natin yung ating inaakbangan para sigurado tayo na sa bawat paghakbang natin, sigurado yung ating paghakbang. At kailangan natin yun. Kailangan natin matapang tayo. Alam natin na may bangin, alam natin may mga mapapangis, na mga kaayaw pero kung ano man sa kapilang side. Pero alam natin, kailangan natin humakbang para papunta sa Panginoon. Kaya kahit anong hirap, kahit anong suliranin, kahit anong panganib yung nasa magkabila dyan, humakbang tayo, humakbang pa. Pangatlo, lakas ng loob. Bakit? Yun yung ating ating pamamaraan para ipakita sa Panginoon na sa kabila na tayo'y may kahinaan, nilalakasan natin yung ating mundo para tayo ay makaakbang patungo sa kanya. Handa natin. Let's do the first step and the Lord will do the rest. Kaya, bilang inclusion sa ating ito. Napakabilis lang ang ating pinag-aralan. Pero, inaasahan ko na magiging malaking bagay sa inyo yung inyong natutunan sa araw na ito. Tatanda natin lagi, kahit anong hirap, kahit anong laki ng problema makakaharapin, kahit anong mga upok ang dumating sa ating buhay, huwag tayong matatakot, huwag tayong mawawalan ng nasa. Nakakong Panginoon, sabi niya sa Hebrews 35, sabi niya, hindi ko kayo iiwan ni pagkabayaan. Ang pinakamagandang pangako ng Panginoon ay nandun sa John 16:33. Sabi niya yan, meron kayong kapighatian sa daigdig na ito sa pakikipag-isa. Subalit, ano sabi niya? Asan nyo ang loob? Ang inyong loob? Napakasabi ng pareho ko na ang isang loob natin. Kaya pag dumarating tayo doon sa mga pagkakataon na tila ba tayo nalulupay-pay at tila ba tayo ay
nawawala ng pag-asa at na natin matibay ang pangako ng Panginoon. Hindi yun magpapago. Palagi siya kung naririyan, nakatungay sa atin, pinagmamasdan tayo, at hinihintay lang niya yung ating unang hakbang. Sabi ko nga kanina, let's do the first step, and God will do the rest. Ibig sabihin nun, Lord, gagawin ko yung aking bahagi. Pag nakita ng Panginoon na ginawa natin, yung unang bahagi natin, hindi siya nag-expect sa atin ng malaki pa ang gagawin natin. Yung maliit na bagay na ginawa natin para sa Kanya, napakalaki ng bagay para sa Kanya na siya na ang magdadagdag. Kaya palagi natin siya sabi na sa Matthew, ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and seek for His righteousness and He will have it. Idadagdag niya yung iba pa. Ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon, hanapin muna natin siya, gawin natin yung bahagi niya, at siya na magdaragdag, siya na makikilos para sa atin. Amen? Kulang pa ba? Yung ating lesson? May natutunan pa tayo? Sige, habang inaawit natin to, okay, pag-umit tayo. Personally sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, panatiin naman sa akin yung patience, yung bravery at yung courage.